Hello guys, and welcome back na naman sa ating lahat. And our topic for today is about computer chassis. So last video, in-explain ko yung different parts of a computer and kung paano natin kinumpara ang computer sa isang tao. So ang unang diniscuss ko doon is all about the skin and bones, which is the computer case. So I think I would just create a video about computer case. Okay? Kasi maraming, hindi lang siya yung alam lang natin na normal na computer case, no? Marami siya. Marami siyang types. And mas maganda kung alam nyo rin yun. Okay guys, so let's start. First, let's define what is a computer case. A computer case, also known as the chassis or tower, is an enclosure that houses various hardware components of a computer system. It protects the internal components from dust, damage, and external interference. So just like what I've said in my previous video, katulad ng skin and bones, no, pinoprotektahan ng case ang lahat ng internal components niya from external elements such as dust, damage, and external interference. Kasi kung wala nun, edi medyo mas malaki ang problema natin dahil posibleng pasukan ng kung ano-ano, 'di ba? At madali siyang masira. So normally ito ang itsura ng isang computer case pag wala siyang laman, and then kapag meron na, ito ang itsura niya. So medyo magulo ng konti, pero actually maayos na 'to. Maayos yung mga cabling. Minsan may mga salasalampat pang mga kable diyan pag hindi niyo kinabit ng maayos. Meron tayong types of computer cases. Yung unang-una is the full tower, or the largest and the most spacious, ideal for high-end systems and multiple GPUs. Mamaya explain ko isa-isa. Mid tower, commonly used, offers a balance between size and expandability. We have the mini tower, the compact and suitable for smaller systems. We have the small form factor, or the SFF, ultra-compact cases for space-constrained environments, and we have the open-air designed for maximum airflow, often used for overclocking. Mamaya explain ko isa-isa kung anong mga ibig sabihin niyan. Unahin natin si full tower. Si full tower, also known as a full tower or extended tower case, is a type of computer case that offers maximum space, expandability, and versatility. Full tower cases are larger and taller than mid-tower cases, providing ample room to accommodate a wide range of high-end components and extensive hardware configurations. So, si full tower, kung makikita nyo, sobrang dami nyong kayang ilagay dyan. Pwedeng multiple fans, multiple GPUs or graphics card, no? Maraming RAM and HDD, SSD. And normally, hindi to ginagamit sa house or sa offices. Usually, ginagamit to ng mga PC enthusiast. When I say PC enthusiast, yung mga users na gusto talaga yung full jam-pack yung kanilang PC. Isa dyan yung mga gamers, di ba? Gusto nila, mas mataas ang GPU nila. Ayan, marami silang hard drives and mataas yung RAM nila. So, pwede silang, ito yung mga kinukuha nila. Pero hindi mo to normally makikita sa mga offices or sa bahay. Kasi unang-una, medyo mahal siya, other than the other PC cases. And minsan kasi hindi naman din mamamaximize, no, ng isang user kung bibili siya ng ganito. Hindi naman siya maglalagay ng napakaraming fan or GPU. So, bili ka na lang na iba, di ba, instead. So, normally, ang full tower is ranging ng height niya is around 21 to 22 inches ang height. So, medyo mataas siya, di ba? Full tower. So, we have the next one, which is the mid-tower. A mid-tower PC case, also known as a mid-tower or standard tower case, is a type of computer that offers a balance between size, expandability, and versatility. It is one of the most common and widely used form factors for desktop computer builds. So, normally, ito na yung mga nakikita natin sa offices, tsaka sa bahay. Ito yung normally na ginagamit natin. Kasi, other than mas mura siya sa full tower, mas ma-maximize mo yung size ng isang mid-tower dahil
hindi mo naman kailangan, halimbawa sa office, hindi mo naman kailangan ng mga, ano, di ba, maraming fan. Actually, bawal sa office yung mga itsura ng mga mukhang gaming PC. Pag nagtatrabaho na kayo, guys, pag, ano, nagtanong sa inyo, ano bang mga marare-recommend mo na, ano, PC? Ganyan. Siyempre, hindi kayo magre-recommend ng ganitong itsura na pang gaming, di ba? Kasi pang personal use yun. So, yung mid-tower, kaya niya ring mag-accommodate ng maraming HDD or SSD or mga RAM, GPU, pero hindi ganun kasing dami ng isang full tower. And yung height niya, siguro nag-range, I think, around 16 to 18 inches ang taas. Yun ang normal size niya. Next is we have the mini tower. Itong mini tower, nagiging uso na siya ngayon kasi sa mga simula nung nagka-pandemic and simula nung mag-work tayo sa mga bahay natin, kailangan na natin ang either laptop or PC. Ngayon, si mini tower is hindi masyadong, though merong mga mahal na mini tower cases kasi depende rin naman talaga yan sa brand at saka sa itsura, pero si mini tower can only consume mga ilang fans lang, isang GPU lang, tapos siguro isa or dalawang SSD cards or RAM. Pero I think kung ikaw ay isang, halimbawa nagtatrabaho ka sa bahay, o di ba, or pa-browse-browse ka lang, checking off email, hindi mo na kailangan ng mga ganun kalalaking tower like the full tower or mid tower. Pwede na sa'yo itong mini tower, no? And yung definition pala ng mini tower, hindi ko nilagay. Also known as a mini tower or micro tower case is a type of computer case that falls between a full-size tower and a small form factor. In terms of size and capacity, mini tower offers a balance between compactness and expandability, making them suitable for a variety of computer builds. So sabi niya dito, in between daw siya ng small form factor at ng full size tower. Kasi yung small form factor is very small talaga siya. Pero kumbaga, itong mini tower is hindi ganun kaliit, pero hindi rin siya ganun kalaki. Diba? So normally ang size nito is between 12 to 14 inches ang taas. Next, we have the small form factor. A small form factor, SFF, case, also known as a compact case, is a type of computer case that is designed to minimize its physical footprints while still accommodating essential hardware components. So, kung makikita nyo guys, ang itsura niya, napaka-flat niya. And kapag tinayo nyo siya, is parang patagilid. Ganyan ang mga itsura ng mga small form factor. And usually, medyo mahal ang small form factor type of computer kasi ginagamit siya ng sa mga offices katulad nito, kinabit sa likod ng monitor. Though pwede din naman kayong gumamit nito at bumili para sa bahay. Siguro medyo mahal lang siya pag brand new, pero kapag yung mga second hand, may mga mabibili kayong second hand nito, may mga mas mura, pero hindi pa rin siya ganun kasing mura ng isang PC na normal size. Kasi nga ginawa to para actually para sa mga offices, no? And then next, the last one is we have the open air. Ito yung nauuso ngayon. Open air case, also known as a task bench or bench table, is a type of computer case that features an open and exposed design, allowing for maximum airflow and easy access to components. So kung makikita niyo tong sample ng open air case, hindi siya closed, 'di ba? Flat surface lang siya dito, but then meron lang mga tubo na naka-connect dun sa tempered glass, and that's it. Walang cover tong gilid. Walang cover 'yan. So ginawa talaga 'yan for maximum airflow. Tapos ito liquid 'to. Na-connect yung liquid sa mga tubes para bigyan ng power yung iba't ibang components ng computer. So, siguro mas i-discuss ko sa ibang video itong open air kasi masyado siyang complex and bago lang siya, no? Nauuso yan ngayon kasi mura lang tong ito, mabibili mo lang to 1,000 plus yung case na to, and then minsan pwede mo siyang isabit sa dingding, like nakahang siya, pwede yung ganun, or sa tabletop lang, nakapatong lang siya.
So, yun lang guys yung mga different types of computer cases. So, sana may natutunan kayo kung ano-ano yung mga different types of computer case. We have the full, the mid, the mini, and we have the small form factor, and we have the open air cases. Okay guys, so see you again next video and thank you ulit sa panonood. Bye!